Narito ang programang totoong-totoo, Tambayan sa DWIZ. Programang magliliwanag ng ilang mahalagang mga issue. Tambayan, Tambayan sa DWIZ. At ngayon, narito na sila upang maghatid ng saya sa bawat Pilipino. Sa programang Tambay DWIZ. Magandang tanghali. Welcome to Tambayan. Kasama sa impilan, JP Varela. Hello. Good afternoon to our listeners. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Na pala tayo. Ang lamig. Ang lamig. Bago po yung aming yung equipment namin dito ngayon. So yung audio, baka ina-adjust pa and all that. Konting pasensya po. Yung hindi pa po naaayos yung aming zombie aircon, na hindi po siya namamatay. Kaya kung nanginginig kami dito na paghahalataan na wala kaming control dito sa glacial atmosphere sa loob ng studio namin. So habang nangangatog kami dito, huwag kakalimutan mag-like and share sa ating Facebook page and YouTube channel. Magandang tanghali sa lahat ng mga katambay na. Huwag kakalimutan, follow nyo rin po ang DWIZ 882 AM at saka yung YouTube channel ng DWIZ, pati na rin ang One Dangkal sa Facebook. Don't forget to follow. Saka don't forget to follow din sa Luminous by Trixie Cruz Angeles and Amid Paglinawan. Pati po sa YouTube, huwag niyong kakalimutan mag-subscribe, lalo na dun sa mga nakikinig sa atin sa radyo. Kasi yung mga weekend, Sutil Saturdays, at saka yung mga live namin doon, dito talaga super interactive kami. Although interactive din kami dito sa radyo. So, huwag niyong kalimutan, tambay na. So, anong nangyari sa'yo, JB? Sa akin, itong weekend? Well, napakainit kahapon, no? Mainit, no? Pero maganda yung epekto ng lockdown para sa akin. Ano? Maganda yung epekto ng lockdown para sa akin, no? Dahil bawas yung mga tao sa labas kahapon. Doon sa area namin. Ewan ko sa ibang mga lugar, ha? I think all over. Kasi kahit sa amin, parang parang Biyernes Santo. And despite the fact na doon sa area namin, hindi ko nalang babanggitin ko saan kasi baka mapahamak yung mga kapulisan na dapat nagbantay doon. Walang nagbantay sa mga checkpoints. Ay, wala. And despite that fact na walang nagbabantay, during those hours na lumabas ako kahapon, hindi ganun karaming tao sa labas. Hindi nga sutil mga tao ngayon. Yes, and that's very good na nagkukusang palo tayo sa pagkukwarantine ng mga sarili natin. Meanwhile. Over the weekend. Over the weekend. At ka, mag-belated happy birthday muna ako. Belated happy birthday was Danny Javier's birthday was last Friday. Nang Apo Hiking Society? Yeah. Oh. Yeah, no. And belated happy birthday to my beautiful niece kahapon. Hey. Kaya ako lumabas kasi bumili akong pizza. Binigay ko sa kanya. So kahapon kasi nahiwagaan talaga ako dun sa pahayag, no? Although this is hearsay. Pahayag nino? Ni Yumir Marshall. Yumir Marshall. Oo. Okay, ating our bronze medalist. Bronze medalist in boxing. Yes, sa kasi pinanood. Okay. Hearsay ito kasi hindi naman natin narinig directly from Manny. Okay. Ang sabi niya, ito yung sinabi ni Manny sa kanya over the phone. Sabi ni, si Yumir Marshall ang nagsasalita. Okay. No? So, hindi tayo sure kung Yumir talagang Marshall sinabi ni Manny. Na ang sinabi daw ni Manny sa kanya, na yung kalaban niya na Ukrainian ba yun? Parang Ukrainian. Uh-oh. Si Kizniak ba yan? Okay. Madali lang daw yun na kalaban. Diba parang matapos kong matalo, parang hindi ka na pumasa sa bar? Parang, Madali-dali lang nung exam eh. Oo, parang ganun. Parang ganun, diba? Natalo ka? Madali lang talunin yan. Anyari sa'yo, parang ganun. Diba, ako, I feel insulted for our bronze medalist. Nagbigay ng parangal sa ating bansayan. Kahit na tauhan niya pa, kahit na binigyan niya pa ng suporta yan. Sabihin na natin, binigyan niya ng suporta. Although, nagre-reklamo na kulang daw yung suportang natatanggap niya. So, saan ba siya dapat sana maunang humingi? O sige, sabihin na natin, ask from your country. Sabi nga ni John F. Kennedy, di ba? Ask not what your country can do for you. Sige, Yumir, ask from your country for support. And
kulang nga sabi mo, di ba? Huwag nang umasa sa gold. Sabi niya, bago lumaban. Mm-hmm. Pero tao talaga to ni Manny. As a professional boxer. Okay? Okay, yeah. So, bilang tauhan ni Manny as a professional boxer, meron namang moral ascendancy si Manny mag-train sa kanyang tauhan. Tama? Uh-huh. Kung kung si Freddy Roach ang sasabi kay Manny ng you should have done better, boy, then okay lang yun kasi... Yan, kasi ikaw yung coach. Coach ka eh. So, kung ikaw din yung manager or ikaw yung may-ari ng MPP, Manny Pacquiao Productions, where you fight for, so pwede kang pagsabihan ni Manny ng kahit ano. But dahil lumabas ito sa media, lumabas sa balita, I feel very insulted for on behalf of Yumir Marshall. Mm-hmm. Nasabihan ka, matapos kang matalo ng dali lang talunin ng kalaban mo eh. Kaya nga. Okay, so, ganun, so, despite that fact, ang tanong nga dito kay Manny, ba't hindi ka lumaban sa Olympics kung talaga naman palang kaya mo? Mm-hmm. Di ba? Kung sasabihan mo yung mga player natin na naghirap, lumusot sa qualifiers kasi hindi ka naman basta-basta na lang tutungtong doon dahil pinitch ka ng bansa mo to play, 'di ba? Yun yung rules. Oo. Kailangan mong manalo sa mga qualifying games in between those 4 years of Summer Olympics. So marami 'yan. So lahat ng mga players natin na nakarating doon na nakatungtong sa Tokyo, hindi 'yun sila basta na lang pinili ng ni sino ba yung ating commissioner, ma'am? Sa Philippine Sport sa Philippine Olympics Committee, sila si mga bossing. Oh, sila mga yung mga bossing doon. Hindi naman sila namimili diyan kasi kung basta-basta na lang sila mumulot ng mga player, hindi papayag ang Olympics Committee diyan, yung Olympics na organizers. So, itong mga players natin dumaan sa matinding matinding pagsasala. Mm-hmm. And then pagkatapos, sasabihan ka lang na, paano ka natalo doon? Eh, ang dali-dali lang ng kalaban mo. Aray ko. Masakit para kay Yumir. Huwag naman. Sinador ka pa naman. It's not very sporting. Kumbaga, galing ka, di ba, hindi siya sporting eh. Hindi siya... Sportsman-like, no? Mm-hmm. Kasi, sa kahit anong sports, kung walang natalo, walang mananalo. Yeah. Pwera na lang yung by default. Pero walang tamis yung ganong klaseng panalo, di ba? Yung by default. Pero, sa lagay nitong si Marshall, nakaka-insulto. Nasabihan ka na, natalo ka dun. Dali-dali lang nung kalaban mo. Pero hindi natin alam kung gano'n ang pag-deliver, no? Kasi hindi naman direkta galing kay Manny. This is hearsay. Baka naman yung pampalubag loob na biro. Dali-dali no, natalo ka. Medela ko lang. Parang gano'n. Baka naman may gano'n. Baka naman. So anyway, ang tanong, bakit si Manny hindi lumalaban sa Olympics? Bawal ba o hindi? Kasi maraming ano dyan, nag-iisip na hindi pwedeng lumaban si Manny sa Olympics. Bakit hindi siya pwedeng lumaban? Kasi 'di ba dati, yung mga professional boxers ay hindi nakakalaban sa Olympics kasi amateur sport ito. Naalala niyo dati yung mga boxing, meron pang headgear sa mga lalaki? Ngayon sa mga babae may suot silang headgear. Okay, yeah. Pero dati, kahit na yung mga lalaki, sila Onyok, nung lumaban si Onyok may headgear pa. Yeah. Tama ba ako? Yung mga picture ni Onyok dati, naka-headgear yun eh. Kasi amateur na amateur nga. Pero, recently, panood yun naman yung mga laban this last 2 weeks, no? Wala ng headgear. Kasi tinanggal yan, at saka tinanggal din yung prohibition. Ng professional boxers? Sa mga professional boxers. Kailan nag-start yan? 2016, Rio Olympics. Oh, okay. At bago mag-start yung Olympics, nagkaroon ng decision. Kasi nag-meeting yung lahat ng mga national boxing federations na meron. Mga 88 daw yun sila nag-meeting sa Switzerland. At yun lang yung pinag-usapan nila. Papayagan ba natin ang mga professional boxers to join? Okay. And they did. Yung boto was 84 out of 88. At yung 4 ay hindi, no, abstain yun. Okay, nag-abstain yung 4. So there was no objection to the proposal.
And so, by the rules, pwede na yung mga professional boxers sa Olympics? Simula nung 2016. Okay. Kaya yung si Martial is a professional boxer. Ah, that's why sinasabi nandun siya sa ano? Yeah, sa, pero yung ano, kanyang professional fight, isa pa lang. Ni na Manny, di ba? Yes, yung professional boxer yan si Martial. At si Darkin yan, yung tinalo niya, was also a professional boxer. Oh, I see. Oo, at hindi yun yung una nilang laban. Nagkaroon na sila ng mga laban as amateurs previously, and then as professionals, pero amateur game itong Olympics, no? Pero nagkaroon na sila ng tigi-isang win as professional boxers. One win, zero losses. 1-0 yan sila eh, pareho. So both of them were professional boxers. So it's not impossible for a professional boxer to join the Olympics. Okay. Because it is already allowed. Yeah. Ang tanong, kung mahal mo talaga yung bayan mo at magaling ka sa sport na yan, bakit hindi mo ipaglaban ang Pilipinas? Di ba? Bakit nga ba? Was he asked? Well, he was asked in 2016. Anong sagot niya ng 2016? Oh, 2016 ha? Nung pagkatapos na lumabas itong decision na ito, pwede na silang sumali. Tinanong sila na si Manny mismo ng mga reporters, June 1, 2016. At ito ang kanyang sagot, according to GMA News. Okay. Mula to sa 2016 na article. No? June 1, 2016. Ano sabi? Ang sabi, Pacquiao was asked if he is going to join the Rio Olympics because they are already allowed. Ito ang sagot, quote, I have decided to prioritize my legislative duty as I owe it to the people who voted for me. Ay, sorry. Papagalitan na naman ako dahil natatawa ako. Na ito yung tanong, ano yung legislation na nanabasa ni Senator Manny? May sound effects tayo ng cricket. Hindi, may gym eh. Ha? May gym. Naalala ko lang na pinaglalaban niya yung boxing commission. Yung kanilang showdown ni Pia Cayetano na napakaganda. It wasn't a showdown. Oh, it was a one down. Avalanche. Courtesy of Pia Cayetano. Anong tawag doon? Strip down? Oo, talaga. Kung strip poker yan, umuwi ng luhaan niya nang walang ano. Walang mapaglagyan ng barya. True. So, diba? Talaga, grabe sana siya. I would like to concentrate on my legislative duty. Oo. And so, umikot ng umikot yung meme. Diba? Na nakadate ng 2015. Na nangako siya na kapag siya ay mananalong senador. Kasi 2016 yung election. This is 1 year before the election. So, kapag mananalo daw siya ng pagka-senador, ay magre-retiro na siya sa pag-boxing. And this is a confirmation of that promise. Because this was after the elections. Nanalo na siyang senador. Oh my gosh. Oo. So, meron talaga. So, there's proof that he actually said that he's retiring from boxing. And not only that. And this, concentrating on his legislative. Oo, kasi ang ano dito. At tumanggi siya sa Olympics. Tinanggi niya yung concentrate Olympics. On the, ano, in 2016 to ha. 2016 to ha. And he had 5 beers. Ay, senator. Kung talaga bang ang puso mo ay para itaas at iwagayway ang bandilang Pilipino sa larangan ng boxing sa buong mundo, ano pa pinakamaganda kundi yung Olympic gold? Sayang, Senator Manny, madali pa naman sanang talunin yung kalaban ni Yumir. Yun. Eh, hindi. Tsaka, isipin mo yung mga lumaban. Pag pinanood mo yung ibang mga boxing, kung ano man yung mga... Ano ba siya ngayon? Flyweight, no? Flyweight ba siya, kuya? Flyweight si Senator ngayon. Si Manny? Ayun yung laban niya. O featherweight? Check natin. Ha? Magkadikit lang yan, ano? Oo. Kasi marami siyang division, di ba? Correct. Nag-aano lang siya ng weight. Oo, okay. So, kaya niya yung flyweight, tama? O yun yung nilabanan ni Paalam? O featherweight si Paalam? Oo. Basta kung anong mang weight yan, kaya niya. Tama, di ba? Kasi 8th division champion nga siya. Welterweight. Ha? May welterweight. Errol Spence will look
to build on his already impressive resume on August 21 when he defends his WBC and IBF welterweight championships. May welterweight siya. Itong itong kina Spence ay itong ang kay Spence. Kay Spence ay welterweight. Welterweight 'yan. So or pati overweight. welterweight championship siya. Oh, marami siyang division. Yeah. So kung yung kaalam accomplishment yung, kasi niya yun eh na he's a champion in several divisions. Oh, 8 division champion. Mm. Oh, kung yung kalaban ni Paalam, kayang-kaya ni Manny yun. Nga naman. Yung kalaban ni Yumir Masyal, kayang-kaya ni Manny yun. Ang problema, hindi siya sumali. Diba? Tapos may guts siya na magsabi ng, ang dali-dali madali na yung kalaban mo. And I promise to concentrate on my legislative duties. Sorry, grabe sa dinami-dami ng inconsistencies, di ba? O yan, yung mga nag-iisip na iboto siyang presidente. Para lang makita ninyo na kung gaano siya ka-consistent. Yeah, diba? Yeah. Pero hindi natin dini-discourage si Manny na tumakbo. Hindi, hindi. We want him to run. Di ba? Kasi pinag-isip. Yeah, kumbaga, Senator Manny, if you want to run for president. By all means. By all means. Di ba? Kasi kahapon, pinag-iisipan ko yung ano eh, paano siya magandang sabihin? Manny, huwag ka nang tumakbong presidente. O Manny, please, tumakbo kang presidente. Pero yung ating sasabihin is, huwag niyo siyang iboto. Di ba? Yeah. Saan ka may right? Asan yung morally acceptable na statement? Pinag-isipan ko yung kahapon, ha? Sunday kahapon. Mahaba-habang muni-muni ko yun. Parang naisip ko, parang wala akong karapatang sabihin. Or kahit sino. Ha? Hindi lang ako. Kahit sino walang karapatang pagsabihin. Ang kahit sinong qualified, unless disqualified, ha? Ang kahit sinong qualified tumakbong presidente, kasi must be able to read and write above 40. Tama ba yung rules? Yun lang yung nasa constitution, di ba? 40 years old and above and must be able to read and write. And presumably, wala na to sa constitution, pero nasa rules ng COMELEC, kailangan registered voter. And Filipino. Natural born. Tama? Natural born. To run for president. Oh, to run for... Must be able to read and write. Age 45. 45 ba? Something like 40. That. 40. 40 years old. At least 40 years old on the day of elections. So kung qualified naman yung tao, kahit sino tayong mga Pilipino, hindi natin... Wala tayong right na pagsabihan niya na hindi ka... Dapat pwede tumakbo. Or hindi ka hindi dapat ka pwede tumakbo. Oo. Parang ano yun, it's an invasion of their own right. Tama, right niya yung tumakbo eh, kasi qualified siya eh. Pero, meron din tayong freedom of speech to say, hey guys, huwag niyo itong iboto. Yun ang may right tayo. But not to tell him not to run. Kaya, Senator, by all means, please run. Or do what you want. As far as running for president is concerned, wala pong mag-object sa iyo ng... Kasi qualified naman talaga siya eh. Yeah, oo. Age, resident at least of a year before, di ba, elections of the Philippines. Obviously. So, qualified sa age, Filipino citizen, natural born Filipino yung citizen. Right? Sure ba tayo doon? Huh? May proof ba tayo na he can write? We then... resume then. Gumraduate siya in 3 months. Kaya niya. Kaya niya? Oo. Diba? Kasi, how does he write? Yun yung tanong ko eh. How does he write? Does he write the way he speaks? I'm not sure. I haven't seen him write. Hindi. Kasi may mga written documents tayo nakikita signed by him. It doesn't sound like the way yung mga, he speaks. Correct. Yung mga resolutions niya. Mga resolutions sa PDP Laban. Pati sa Senate. May mga statement tayong nakikita. It doesn't sound like the way he speaks or he talks. Like, I'm sure ito si Kuya Winner. Pag pinagsulat mo ito, di hamak na mas maganda ang essay nito kaysa sa kanya. Di ba, Kuya? Pero ano? Hindi. Walang ano. Kahit na magsalita pa lang eh. Sige. Hindi kasi siya requirement eh. Hindi, must be able to read and write. Must be able to read and write. Nobody says, and the Constitution understand. Doesn't say na it must be coherent.
and understandable, grammatical, wala, diba? Wala. Or with style. Na. Okay, so okay. In other words, she's qualified. Parang yung isang nag-aambisyon mag-presidente, or at least ang alam natin nag-aambisyon mag-presidente, sexist. Sino yan? Tinawag ba naman si Mocha na, uy, may asim pa. Andyan si Mocha Uson. Yan. Si Miss Mocha, yan, may asim pa. By the way, guys, don't say it. Violation ng Safe Spaces ganun? Act yan. Yes. Don't. Oh, ganun ba? Oo. Hindi, kasi sinabi din niya ni Presidente kay Lenny nung ano? Before the Safe Spaces Act. Ah, okay. So, oh yeah, that's very educational, mga kaibigan, ha? So, yung mga terminology na ganyan, yung mga may asim pa, yeah, ganun? Yeah, ano yan? Violation ng Safe Spaces Act yan. Bastos yan. Ah, ganun. Yes. Kasi ano ba ang ano? Ano ba ang connotation? Na ano, na na you are overaged? Ganon? Or you are ano? Kumbaga, na at your age. Parang ganon. Ah. Diba? Uy, si ano yan? I remember a cabinet meeting of a former president. Yung DOT secretary niya babae. Sabi niya, uy, yan si ano, may asim pa. Ano mo yan? Parang they were making sexual innuendo about said DOT secretary at the cabinet meeting. Okay. So, ganun po yon. Yung mga nagsasabi ng ganyan, violation po ng Safe Spaces Act. And ang problema, hanggang ngayon, wala pa rin tayong naririnig sa Gabriela. Oh. Diba, ang bilis-bilis nila sa ganyan. Ngayon, itong si Mayor, introduce mo ka ganyan. But no, Mayor, none Mayor of these yun? Women's rights activists. Mayor ever, yung ano? Nagsabi niyan? Si Mayor Isko. Okay. Umiikot yan eh. Kasi hindi ko narinig yan eh. Hindi ko nakita eh. I didn't encounter that ano. Uh-oh. Dahil una, hindi ko siya interest yung ano. Yung mga asim at saka kung ano pa. that's sexual innuendo. Kaya nga violation ng Safe Spaces Act. Kumbaga, uy, pwede pa yan patulan. Yun yung ibig sabihin, no? May asim pa yan, pwede pa yan. Pero okay. Okay. Sige. So, yung mga ganitong klaseng komento, wala rin naman yan sa prohibition, no? No, na sa kailangan, ano ka, kumbaga, gentleman ka, wala. Qualified ka to run for walang president. Walang qualification to you be. You still have all the qualifications. Yes. Kumbaga, and still none of the disqualifications. Kasi hindi naman siya nakalis ng bawal. At saka hindi siya convicted, diba, of anything. So, yun yung... Pwede bang tumakbong presidente ang isang na-convict? Ano? Pwede bang tumakbong presidente ang isang na-convict? Kung kaya, pardon si siya. Si Erap, di ba? No? Pardon siya. Because he was pardoned. Mm. So, pardon. Pero kung hindi ka na-pardon? Hindi pwede. Kasi meron kang perpetual disqualification from office. Kung may perpetual disqualification from office, yung iyong charge. So, halimbawa, libel. Mga ganon, moral turpitude. Basta, no, crime involving moral turpitude. Pero specific nga, di ba? Pagka crime involving moral turpitude, like libel, nasa ano, Omnibus Election Code, 5 years ka. Kahit walang hatol sa'yo ng, ano, temporary or perpetual disqualification dahil nasa matic Omnibus yun. Election Code, 5 years kang disqualified. Sino to? Yung broadcaster. Blogger na taga Iloilo, yung naipakulong ni Drilon. So, hindi pala yun pwedeng tumakbo, ganon. Yung kung tatakbo kasi libel siya, yun eh. Convicted na ba by final judgment? Na-uphold na ng Supreme Court, no? So, kailangan ma-uphold ng Supreme Court or walang appeal and then naging executory na yung ano, yung final and executory yung conviction. Although, ewan ko, kasi hindi pa siya nakakulong. I'm not sure kung ang hatol ay kulong. Kasi kung fine naman, baka there was parang probation na lang yung kanyang jail term. Pero there was a conviction. That is certain. Uh-oh. Yung conviction, it was upheld. Yeah. But, yun na nga. Baka nag-emerge siya. Kunwari, si Lacson, no? Wala naman siyang ano, di ba? Wala naman siyang mga kaso. Pero may mga kasong final sa kanya before. I think acquitted siya in most of them. Acquitted naman siya. Yun, so...
question. Pero with, ano, with, kaya nga, ako, tinitignan ko sa social media yung mga, sumasagot yung mga tao ni Senator Lacson. So, he has people monitoring social media. So, halimbawa, pag may nagbabanggit na ng certain past cases, like, di ba, meron siyang time na tumakas siya, subsequently, acquitted na daw siya. Talagang he has people going around answering. Nasabi talaga, oh, acquitted siya, ito yung Supreme Court decision. Ganyan. Which is within his rights. Tama? He is within his rights to do that. To pay for trolls to monitor and then answer. Whether you want to call them trolls or just PIOs. Nasa loob ng kanyang karapatan yun. And he has the right to do that. Diba? Yeah. And Manny also has his social media handlers. And he also has the right to do that. Yeah. The problem is, they're not effective. Ayan na nga eh. Napansin mo ba? Grabe. Kawawa. World, ano ka, champion ka in 8 divisions. Oo. Senador ka ng Republika ng Pilipinas. And I would like to think na newsworthy ka, di ba? Kasi may overt acts na magkakandidato ka, di ba? Tapos... Sabi mo, explosive yung iyong palabas. Explosive yung ano, nag-live ka pa. Hindi to watusi. Correct. Hindi. Di nagsaka ba? Ilan ang nanood ng live niya? Mas marami pa yung nanonood sa'yo. wala na talaga. Trixie Cruz Angeles for Senator. Huwag lang natin pag-usapan kung kailang eleksyon. Parang nahabag nga ako eh. Kasi nakita ko na ano, na nag-live siya. Supposedly explosive yung sinasabi niya. May ebidensya daw siya, ilalabas niya after the fight. Pero wow, wala pang 2,000 live views. Kahit dun sa hindi na live, konti lang, huwag nyo nang panoorin para ano, para mahawa naman tayo. Mahabag naman tayo. Oo. Hindi nga, pero seriously, parang indicative na yata ito. Kaya siguro galit na galit sila sa trolls. Alleged trolls. Sa mga taong tinatawag nilang trolls, kahit hindi naman kahit trolls, dahil hindi nila alam yung ibig sabihin ng word na trolls. Yung mga ano, yun ang pinag-iinitan nila kasi kulang na sila sa pansin sa social media. Sa aming mga trolls. Hindi. Kasi tignan mo. Sa labas, sa mainstream media. Flash bulbs. Ano, yung alam mo yan, bulbs. Flashing. Nagka-flashbulbs pa ba tayo? Paparazzi. So, kinukunan pa rin sila, di ba? Sinusundan-sundan yan ng mga mainstream. Sama yung mga mabibigat na TV cameras. Oh, sige, bentang-benta sila sa trad media. Grabe, alam mo. Naghimasok sila dito sa ano, sa social media, nakigulo, walang pumansin. Di ba? Iba yung mundo eh. Kaya hindi pwedeng, wala na nga kayo dito sa mundo namin. Tapos pag pumasok kayo, nagre-demand kayong attention. Pag binigyan kayong attention na ayaw ninyo, gusto nyo naman i-regulate kami. Ano ba? Diba? Hindi ka... Well, anong tawag doon? Pikon. Parang nasa level lang yan ng humor. Ang dali-dali lang talunin yan. Eh kung kayo kaya yung sabihan namin, ay, 2,000 live views lang? Diba? Ang dali-dali nga lang. Dali-dali lang nun eh. Mag-live lang ako na alas 10 ng gabi. Kahit alauna ng umaga, kakayanin ko yan 2,000 live views, Senator Manny. But we don't say that. Or we don't want to. Diba? Meron bang troll shaming? Sabi ni Chev, troll shaming o troll excuse ng ginagawa ng mga mahihinang nila lang. Pag walang maiba tong argumento, pagbibintangan mga trolls. Troll. Totoo yan. Diba? Kaya nga. So, ano yun? Pikun yung tawag sa ganun. Hindi ninyo kaya yung social media. So, therefore, kami yung mali regulated yung social media. Samantalang in the early years, everybody was hailing social media as the new democratic space. O ano, hindi na kami democratic ngayon? O kayo, hindi na kayo democratic? Dictatorial na. Siyempre, pag kayo na yung nasasaktan, aray na, di ba? Binasa ko nga yung ano ni Bobby Tiglaw. Sabi niya, our democracy is at risk. Uh-huh. Because we are being run over by too much free speech by sino-sino na lang nagsasalita ng kung ano-ano. Uh-huh. Diba? And all stupidity going around. Uh-huh. Diba? But it's not because of
it's not because of authoritarianism, because we allow too many people to say too many things. Yeah, I disagree with Boss Bobby on that one. This was the whole idea, di ba? Of ano, of equality. Yeah. It does not put it at risk. Where's the... This is really democracy. Kumbaga, if the problem is stupidity, then the answer is education and information. Correct. Yeah, it isn't to, ano, to stop people from talking, but to, you know, to tend the garden and make people grow their brains. Yep. Diba? Lalong-lalo na yung mga, ano, mga may perfect vacuum between the ears. Because so, pag in-regulate mo kasi yung what goes into what goes on to feed the people's minds, when you once you regulate that, there you will have a problem with your democracy. Diba? Magbabalik ang tambayan ng oras natin, 12:31 ng tanghali. Tambayan sa DWIZ. DWIZ. Muli nating balikan. Tambayan sa DWIZ. Balik ang tambayan, kasama pa rin sa Impilan, JP Varela. I miss you, Ahmed. Masakit ang kamay. Oo nga, anong nangyari dun? Nagpa-practice ba siyang boxing? Sino natamaan niya? Sino kayang kasuntukan nun? Wala. Sabi ko nga eh, may mukhang may nakamunin ka ng boxing. Anyway, follow through ko lang dun sa report ni Sir Jill. Yung RA-10699 ba yung sinasabi niya? Yung tungkol sa mga pabuya. No, na yung mga nananalo sa sports competition, may mga rewards. Nakita na natin kay Heidi Lynn na 10 million kapag nag-gold sa Olympics. Siguro sa tanong natin kanina bago nung nag-start tayo ng show, bakit hindi sumasali si Manny Pacquiao sa Olympics? Malamang simple lang ang sagot. Malamang ha, hindi ito rason niya. Assessment lang natin to. 10 million is not enough. For his fight. For him to put at risk his own safety for the country. And professional career. And his name. So it's not enough. Para siyang naalala mo yung age ng supermodels. I don't get up for less than $10,000 a day. Oh, di ba? Okay. Oh, kasi hindi talaga siya enough. Kasi pag nakita ko yung boxing ni Carlo. Grabe, walang, no? Walang tigil na bakbakan. Hindi mo nakikita very sa professional. In three rounds, yung excitement in three rounds, hindi mo makikita. Yung entertainment, grabe. Tsaka sa professional boxing na, ilan? 10, 12 rounds? Drawn out masyado. Wala, puro takbo-takbo lang takbo-takbo lang si, parang si Mayweather tsaka si Manny. Puro sila sayawan. Kulang na nga lang, lagyan ng tugtog eh. Para sila sumasayaw dun sa lona. Pero too much dancing around, not enough action. Pero kung itong Olympics na 3 rounds lang, grabe, every second. Totoo yan. What for? For 10 million? Diba? Sa tingin mo ba si Manny Pangilinan magbibigay ng 10 million kay Manny Pacquiao kapag nanalo siya ng gold? Totoo din na yan. Wala magbadagdag. Para sa akin, the only reason that he's not playing in the Olympics is because he's being consistently inconsistent. Kasi, di ba, sabi niya, re-retire na siya sa boxing. Mag-focus. Focus on his Senate obligations and all that. But hindi naman niya nasunod yun. Yeah. So, tama si Ronnie Nathaniels. Oo. Yung sinabi natin last week. Ang assessment ni Ronnie Nathaniels, yung yumaong Ronnie, no? Yumaong na si Ronnie, no? He was a very, very well-respected broadcaster pagdating sa sports. Sabi niya, money only plays for money. Money. And he's a Manny Pacquiao fan, ha? He's not a critic of Manny Pacquiao. Sino nagsabing to? Ronnie si Ronnie. Ronnie. Okay. He only plays for money. Okay? And on about money. Malaki bang kita kapag vlogger? Vlogger? Ha? Pure lang. Pure kasutilan lang. May million-million ka na viewers. Malaki kita nun?
I suppose so, kasi I have no idea, di ba? Kahit naman the way things are, even with the number of viewers we have, it isn't the point, eh. For me, ewan ko, kasi hindi mo ma... It's like having your own station, eh. You pretty much get to say what needs to be said. Yeah, it's a release, di ba? Yeah, things yun, na yun, nandun yun, sa utak mo. And then iba yung audience ng online kaysa dito sa radyo. And it's more interactive. Mas ang bilis, no? Makikita mo kagad yung reaction. Oo. Katulad nung magkamali ka, di ba, minsan wrong spelling, iko-correct ka kagad, which should be welcomed. I welcome it very well. Correct. Very much. Kasi minsan kasi nagkakamali ka ng... Tsaka minsan, yung utak mo mismo nagkakamali diba? Because you spell the way it sounds, di ba? Minsan, magiging aware ka din na akala mo all this time, ito yung impression mo. Tama. Nare-reality check ka. Ito yung pala yung iniisip ng mga tao. So, hindi ka, it prevents isolationism. Like yung ngayon, opinions based on your own particular class, mindset, and the people that you interact in with. Pagdating mo sa social media, walang gates. Lahat ng tao, iba-ibang walks of life, makakausap mo. Yeah, at kapag nang gagagawa ka dyan sa social media, no? Or nakikita ka as parang untrustworthy, laki pala nang nawawala, 500,000 followers in a day. Meron tayong plus, by the way. Never ako nag-comment sa issue na yan. Nagbabasa lang ako, nagkikinig ako sa inyo. To be honest, I didn't think it would gain that kind of attention. Mga kaibigan, punta tayo kay Nas. Nas Daily. Kasi dito sa, halimbawa, I waited a full day after yung umaangal na yung family ni Apuang Od. I waited a day before I pointed out na, well, if you look at the IPRA law, you need the consent of the community. Yep. Only because I know the IPRA law, and only because, diba, I was commissioner of the NCCA for cultural heritage. Tama. So, tapos yung mga naging commissioners for cultural communities and traditional arts were disposed, well, not squarely, they don't have jurisdiction over it. Mga kaibigan ko din. So, the issue for me was easy to spot. And then, after we pointed it out, well, you'll need the consent of the community. Something blew up. I'm not sure what it was. Pero, obviously, hindi tayo kasali doon sa blow up na yun. Came into the picture si NCIP, di ba? Sabi ng NCIP, mag-iimbestiga sila. And then the family and the people supportive of Apuang Od, nagpasalamat na, thank you for pointing it out. Sige, akala ko tapos na. And then it gained a life of its own nung na-bring up yung Cocoa for Cocoa. Kuya, yung kay Mabulo. Kay Miss Mabulos. And then, iba na yon, iba na yung issue. Yon talaga, I cannot comment on that kasi wala akong information other than what had been written by both sides. Yes. So ngayon, as of yesterday, or about 7 hours ago, sumagot si yung sa Nas Daily at sabi, You're not a loss? Parang gano'n yun. No, wag daw mag-fake news. Ano fake news dun sa... Well, primarily yung sa kay Ms. Mabulos, daw fake news, but it's their word against her. So, hindi ako I cannot comment on that one. Kasi para sa akin... Wala tayong personal information. Tsaka he said, she said . Pero yung dun sa IPRA, maliwanag na a relative ang umangal. The law is clear that the community needs to come in. And Apuang Od says that she did not understand what she was signing. So ang sinasabi dito ni Nanas is that they were misunderstood and that they obeyed the processes and that now they've gotten lawyers involved. So yung lawyers part, I think, is like a latent threat. Hindi masyadong kita, pero, and it's completely legal to threaten somebody with a lawsuit, that's okay. Pero siguro they're pumping out that to stop people from, well, at least to stop the hemorrhage. Yeah, 500,000 ang nawala sa kanila. Well, and also, that's to protect their following as well as to stop people muna, to cool down the issue. This is their PR management of it. Pero ano yung nabasa ko sa post ni Ahmed na merong nagsasalita claiming to be
from NAS Daily. Yeah. Na parang hindi naman kayo kawalan mga Pilipino. Parang ganun. I don't think he said that. There was this somebody. Yun yung impression na. Oo. Marami kasi rin nagsasalita. For and against. Eh, napansin ko, yung mga for, yung iba, parang akala mo friends sila. Pero like, there's one in particular that we posted. Tapos sabi namin, NAS Daily, totoo ba to? Birds to that effect. Na there's this guy saying, oh, nag-meeting nga kami, pinagtatawanan nga lang sila ni NAS. Oh. So, fortunately, sumagot naman sa wall natin si NAS Daily Tagalog at sinabi na, this is obviously fake news. No, sir, it's not obvious. Come on. Diba? Malay ba namin sino mga empleyado mo? Nakanimba yan somewhere? Diba? So, dinideny nila. Kiniklaim nila as a fake news na ano. Oo. Okay. Hey, pero sa akin, that's okay. So, controverted na yan. Hindi na natin pwedeng sabihin totoo yan. Okay. So, hindi diba? Nila tao yun. Oo. Kung claim nila, hindi nila tao. So, we cannot say that that person is factual. Controverted yan. So, wala na, hindi na magko-comment dyan. And in fact, we posted even their answer. Just to be fair. Oh, ang sabi ni Nightfall, wala daw siyang kinalaman dyan lahat. Bakit daw siya nadadamay? Eh, because... Kasi nandun siya. Andun siya nung nangyari yung kay Mabulos. Yung Mabulos doon. At saka sumagot siya. So, hindi rin tama yung sinasabi niya bakit siya nadadamay. Sumagot ka eh. So, people will take what you say and comment on that. Whether the comment is for or against you mo. Diba? You put it out there eh. Hindi mo pwedeng sabihin na ano, dapat good comments lang. Pero para sa akin, in the end, sino ang pinaka-helpless dito? It's the IPs. If nobody spoke for the IPs, if there was no law for them, tuloy-tuloy lang yan. And bentang-benta. In fact, that's why we raised the law in the first place. Because that's what it is for. Yeah. To prevent exploitation. And even if they say na walang exploitation, the idea is for the law and the processes to be followed. The community can say, ah, hindi kailangan yung consent namin. Eh, di okay. Diba? Okay yung contract nila. They can nila. Waive it, no? No. Or, the community can say, wait, gusto namin may say kami dyan. And ngayon, nagbago pa nga yung rules of free, prior, and informed consent. Tatlong tribal consultations yan. Ang required. Ang required. So, yun yung ano dito. So, pag sinasabi nila, we are working with the NCIP, my question is this. Before nga the NCIP comes into place, it is first the community. Pwede nga hindi magkasundo yung IP community at saka yung NCIP. Ang mga mananaig is the IP community. They can also go against the NCIP. Paano kung sabihin ng NCIP, ay hindi kailangan ng consent ng community. And the community says, kailangan yung consent namin. Mananaig yun. No court in this country will say that the NCIP goes over you. So yun yung ano over ko. Over your traditions. Diba? Hindi pwedeng sa i-override ng NCIP yung decision of the community. So it's always the community that is essential ano, essential to give its assent. So lumalabas si NCIP, ang role niya lang is parang enabler para sa community. Administrative siya. Yeah, kung okay, ito yung rights niyo community, anong decision niyo? Pag ito yung decision niyo, i-enforce namin yan pero hindi kami gagawa ng decision para sa inyo. Tama. Kasi itong NCIP nga, maraming nagbe-benefit ng mga lumad communities sa buong Pilipinas para ma-protect yung kanilang ancestral lands, ma-protect yung kanilang mga beliefs and culture through their own school systems. Yes. Di ba? At ma-preserve yung kanilang mga practices at saka yung kanilang mga yung kanilang tradisyon. Marami tayong nakita niyan kapag... Ang winoworry ko kasi, yung sinasabi nila na this is overblown, this is exaggerated, grabe naman kayong mga Pinoy. Pinoy nagsasabi ha, grabe kasi yung mga Pinoy eh, kuyog mentality, etc. I think that in this instance, I understand the concern about the kuyog mentality. It is horrible if you're on the wrong end of it. Pero when it comes to the IPs, where the Constitution virtually says or implies that they are a specially protected class, hindi talaga. You can't say OA, yung reaction. You can't say, pera-pera lang. You can't. Kasi kahit nga, even if it was just about money on the part of the, ano, of the family of Apo Wang Od, keber. Kanila, you're talking about property that belongs to them.
Diba? So what if they want more money? They're entitled to more money. What the heck? Yeah. You're buying centuries worth of tradition. Exposing it to the world. And by doing so, you're making money. Mm-hmm. Diba? Ito naman si Ma'am Rachel Dibs. Oh. Sabi niya, Diyos ko dahil pinaglulukol lang kayo ng mga vloggers. Exaggerated for views and clout. Aray, madam. Okay? I support Pinoy worker in Equatorial Guinea. Aray na naman. Nag-advertise pa kayo dito sa amin. At OFW in Africa dahil tinutulungan nila yung mga tao doon. That's another thing. I always call out people pagka yung katulad ni Mayor Isko na hindi nila alam na nakakasakit na sila. Hindi nila alam na nakaka-insulto na sila. Ganon. So, gusto ko lang isingit one other issue on this one. Well, I think tatahimik na yung NAS daily issue na yan. Yeah. Kasi nga sinasabi nila, they're working with the NCIP. Pero I still think, wait, mali to. However, tingin ko, wala na silang choice. NCIP talaga. Dahil bad blood na with the community. Correct. So let's just make that clear, that part of it. So, ang ano na lang is, I have one more issue na kailangan ko ano. So, medyo ilalayo ko dito sa issue na yan. Sige. A few days, the LTO will be bringing out its guidelines at saka yung areas of responsibility for the PMVICs. For the registration, inspection, private motor vehicle inspection centers. Private motor vehicle. Yung comprehensive inspections. So, in areas na merong PMVICs, dun po kayo magpapa-inspect before registration. Para pag walang PMVIC in your general area of responsibility, then pwede yung the emissions test lang. And magkapareho lang po sila ng presyo. Yung PMVIC po, magkano? Kung may mahanap, about 600? So, pero tunay na talagang inspection to? Oh, computerized. They have to have a printout. Isasubmit po yan sa LTO. And if i-require kayo ng retest, libre po ang retest. Yun lang po. So, let me just check some of the yung isang consultant ng LTO ay good friend na laging nagja-jogging sa UP. Si Popop, Boss Popop. Congrats. Ano nangyari? Hindi, si isa siya sa mga consultant diyan sa rules na yan ng LTO sa paggawa ng mga implementing and for the proposals for the policy. Galing 'yon. Kabatch ko sa UP, okay. Si Popo. Sabi ni Ma'am Sheila Abahero sa YouTube, we need this OA attitude when it comes to preserving our culture and traditions. Correct? Yeah. Sabi ni Ma'am Ying, no, huyog ka dyan. It's our very own. Kaya may nagagalit sa mga turista nga na careless when they come here sa uplands, nasa Cordillera tayo, because of their crass and uneducated and unlearned behaviors. Yeah, and we must learn from the experience of Egypt, di ba? Di ba, ma'am? Kayo, mga historians and social, ano pa nga ba, anthropology? Ano? Anthropology ba yung ano? Yung study of? Yung ano mo, yung... Ako? Archaeology? No, archaeology. Archaeology. Yeah, kasi, di ba yung experience ng Egypt, na hindi to recent, pero nagsimula nung 1700s, 1800s, kung sino-sino na lang yung... So, Greece nga, 1700s, di ba ninakaw yung mga... Yung Elgin marbles. And look at how protective they are right now. Mm. Di ba? We are not even... Wala pa tayo sa kalingkingan ng ginagawa ng Egypt. Yung kanilang institutions doon, protecting their culture and their history. Mm. And... may pagka-too late. Yeah. 'Di ba? May pagka-too late kasi ang dami nang nawala. And do we want that to happen to us? Maghihintay tayo na ang dami nang nawala sa Egypt. Grabe yung sa Egypt. Maswerte pang Egypt kasi they have so much. Meron pang mga makukuhang bago, 'di ba? Hanggang ngayon nag-excavate pa rin sila. And look at how organized and how strict they are. Hindi ka pwedeng basta-basta na mangalkal doon ngayon. Very strict yung department nila ngayon. Meron yan yung sikat na laging nandoon sa antiquity. Kilala mo yan yung 1-inch yung buhok na mama na medyo chubby. Magaling sila ngayon, sobrang galing. Tapos marunong sila ng yung maghihikayat ng tourists and all that. Tapos they put so much also online.
And walang nawawala. Ito yung maganda sa kanila. Alam nila that even if you put all of their displays online, people will still want to go there and yeah. see it. So walang nawawala. It's super educational, super ano. Ang diba? Sayang yung ano, yung mga nagyera. Yeah, so from their Iran, Iraq. They moved into becoming very strict. Yeah. 'Di ba? And we have to learn from that. Oo. Bago mawala yung nang tuluyan yung ating mga cultural heritage. Correct. Kasi pag pumunta kayo ng ano ng National Museum, talagang it will open up your sense of uy. Iba pala yung Pilipinas noon. And kulang pa nga yung nandiyan, di ba? Sa atin kasi ang daming artifacts na madali kasi masira sa atin. Pero look, from some teeth and a toe bone, na-discover yung Homo luzonensis. Yeah. Di ba? Yeah. So, ang konti lang ng kailangan. Nanginginig na talaga ako sa sabi niyo. Maraming salamat sa pagsubaybay sa tambayan nitong araw na ito while we're turning into ice cubes in the studio. Maraming salamat sa lahat na nag-comment and for your very intelligent question. Yes. At tabayanan, susunod na programa Pilipinas ngayon na kasama si Yusek Robert Rivera at Miss Lady Eliza. We'll see you tomorrow on Karambola. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Tambayan sa DWIZ.